Disclaimer lang guys, I'm just providing additional information about crypto. Remember to always do your own research. Hello guys, this is CryptoDopeH at kung bago ka palang sa channel, please click like and subscribe for more videos and updates. Also, click nyo na rin ang bell notification para lagi silang updated. Tara, simulan na natin. So bago tayo magsimula sa ating re-reviewin na crypto cinemas, no, na Underwax blockchain, no. So ayan, mag-create muna tayo. Tuturuan ko kayo paano mag-create ng account dito sa Wax Wallet, no. Kailangan nyo dito ng Wax Wallet, guys. Once na gusto nyo maglaro or mag-invest sa Wax blockchain, sa mga iba't ibang under Wax blockchain, no, na laro. So kailangan nyo mag-create ng wallet dito. So same lang siya sa mga MetaMask, pero ang kagandahan sa Wax Wallet, guys, is siya mas secure siya, no. Tsaka siya yung puro dummy account sa mga MetaMask, kaya mas good sa Wax Wallet, guys. Kailangan niyo lang mag-verify dito. So ayan, pag nag-create kayo, guys, ayan, lalagyan niyo lang yung email niyo, password niyo, tsaka re-enter password, no. Once na nakapag-sign up kayo, is kailangan niyo lang maglagay ng kahit 5 WaxP na token, no. So hindi pa aabot ng $1 yon, guys. So ayan, papakita ko sa inyo. Ito, lalagin ko lang yung account ko. So ayan na nga, nandito na tayo sa ating sa wallet natin. So makikita dito, meron tayong Wax P balance, no. Sobrang baba lang ng halaga na yan, guys, yung 23 Wax P. Nasa 1 to $2 lang yan, no. Kahit maglagay ka lang ng 5 token, is mabe-verify na yung account nyo, no. Dito makikita dito yung wallet address mo. Ayan, once na bibili ka sa Binance ng WaxP, kailangan nyo kunin yung address nyo dito. Copy-paste nyo lang, tapos i-input nyo doon. Tapos bibili na kayo. Sobrang mura lang, no. Ang baba ng WaxP ngayon, guys, pwede kayo mag-hold. Para in the future is tataas siya. At yun, magbe-benefits ka, no. So makikita nyo dito is meron mga NFTs, DApp staking rewards. So iba't ibang mga dito, guys, mga laro. So pwede nyo i-research dito. So ayan, so may mga dApps dito. Ayan, tapos staking reward, NFTs, your NFT inventory. So ayan, meron pala ako yan. So yun lang naman, guys. Tara, punta na tayo dito sa Crypto Cinemas, no. Simulan na natin itong pagre-review. So ilalagay ko na lang lahat ng link, pati yung paano mag-create ng yung site na pwede pag-create ng pagre-register ng wallet ng Wax Wallet, no. So ayan, dito, ito yung kanilang website. Ang ganda niya, no. I-roll mo lang ganyan, no. So ayan, parang cinema talaga. Ayan. So ayan. So makita niyo dito, merong white paper, Atomic Hub. So mauna tayo sa Atomic Hub, no. So pinakahuli natin is white paper. So ayan, ito yung Atomic Hub. So dito is, ayan, whitelisted but not verified. Please always do your own research about the project. So ayan, makita nyo dito, guys, pag click nyo yan. So makita dito, display name, Crypto Cinemas, author Crypto Cinemas, market fees, pag once na nagbenta, no, meron silang 5%. Tapos created, ayan, noong June 30, 2022. Ayan, makita dito. Tapos ito yung kanilang site, makita dito, tapos mga volume nila, no. 24 hour volume is naka $340 na pagbenta dito. Tapos total volume is 7,000 na pagbenta dito sa marketplace, no. So yun lang naman. So dito makita nyo nga dito, merong mga NFTs, no. So meron silang Clapper Pass. Meron ka nito is ikaw yung maunang makakabili ng mga packs, no, ng mga NFTs dito. So mabibili mo yung mga yan, camera pass. So ikaw yung unang makakabili, guys, ng mga NFTs. So pag meron kang Clapper Pass, no, nasa $60 bala. So yun yung pinakamababa nila. Tapos dito yung mga hot NFTs. Ito, ayan, hot.
ito yung mga helmet. Ayan, may meron sila mga NFTs dito. So, konti pa lang nakalist sa kanila ang Atomic Hub Marketplace. So, ayan. Yung Atomic Hub, guys, andyan lahat yung mga NFTs, no? Or marketplace to ng mga wax project. So, ayan. So, kailangan nyo i-bind dito yung wax wallet nyo. Dito, sa ito. So, makita nyo dito, 23 wax lang yung meron ako. So, around $2. Magdo-$2 lang, no? So, ayan. Balik tayo dito sa ating website ng Crypto Cinema. So, ayan. Exit na natin yon. So, makita dito, pwede kayong mag-join sa kanilang Discord, Telegram, and Twitter, no? So, baba tayo. So, makita dito is New Era of Blockchain Games. So, pag ini-scroll down ko yan, guys, ha? So, about our vision, it's time to start a new era of Wax Blockchain Game in Crypto Cinemas where you can create your own scenes based on your scenario. Become a movie producer, hire artists, and send them to work on set of large movie production or manage your personal studio. So, magagawa ka ng sarili mong movie. Become a movie producer. So, ito yung ano, ito yung kinaiba ng project na to is wala pang ang ganito. So, ako, kahit ako medyo nalilito sa kanilang sistema kasi bago pa lang sa atin, no. If you want to earn more and more, then your artist may try his or her luck on casting call. So, ayan, yung casting call. Mamaya titignan natin kung ano yung casting call, no? Moreover, lots of special props will make your NFTs most famous all over the metaverse. So, ayan yung props. Titignan din natin yan kung ano yung props na yan. The world of cinematography is waiting for you. So, ito, Lucy. Artists are unique NFTs which can be obtained only from acting portfolios. Ito yung mga NFTs nila, no? Mga actress. Ayan, Fiona. You can send artists to the play characters in great films and earn FLM. So, ito yung in-game token nila. Ito, FLM. Ayan, in the game. There are 5 different rarities of artists. So, si Mr. Crypto Cinema. So, ito, studios are managers only NFTs which can only be obtained from studio packs. So, ayan yung mabibili nyo. Ayan, studios owners receive a commission of FLM earned on their studio. So, meaning ata nitong studio na to, ito yung parang land nyo. The commission needs to be set by the studio owners. So, ayan, pwede ka atang bumili ng sarili mong studio by parang ito yung sarili mong land, no? Tapos, pwede mong ipaupa sa mga gustong umupa ng studio mo. So, magkakaroon ka rin ng passive income dito sa studio na to. So, ayan. Yun yung pagkakaintindi ko, guys. Ayan. So, ito yung crafting, tapos casting calls, tapos acting. Tignan natin, guys, ha. So, sa crafting, in additional to replenish artist stamina and withdrawing FLM, players can craft prop packs, open it, and get props that significantly increase FLM earnings. So, ito yung crafting, guys. So, the more na magka-craft ka is the more na mataas yung makukuha mo na earnings, no? So, ayan lang. Isa rin to sa burning, no? Yung crafting na to. Moreover, there are going to be some secret NFTs to craft. So, the more na magka-craft ka ng iba't ibang rarities is the more nga na tataas yung rarities nyo. So, ayan. Acting, player sends his or her artist to play a role in films, music videos, advertisement, and other content creations according to the rarities of the studios. So, iba't iba ang rarities ng nasa mga studio, no? Or lands nila. Yan yung studio nila. So, by doing that, they earn FLM token. Studio owners get a commission from FLM that artists earned. So, ayan. Kung once na studio owner ka, is kung ano yung nakinikita ng mga nagrenta ng inyong studio is meron kang commission doon. So, passive income, guys. So, pwede kasing rentahan lang yung studio nyo. So dito sa casting cost is merong risk, no? So, ayan. So, ito yung kanilang chart. So, dito, makikita nyo yung kanilang yung chart. So, dito tayo sa artist. Ito yung paano yung usage ng lahat ng bagay-bagay, no? So, iikot-ikot lang yan. So, artists record rarity for acting in studio,
So paano mag-earn, no? Earning in FLM. So makikita dito, so pwede ka mag-craft by using your earn sa FLM, tapos props, tapos balik sa artist. Tapos makikita rin the earning ng FLM is mag-ano ng replenishment of artist stamina. Makikita nyo dyan. Tapos acting in studio, commission of earned FLM. So once na pag nag-ano ka, nagkaroon ka ng studio, no, own studio, magkakaroon ka ng commission once na may mag-renta ng inyong studio. So hindi kasi ako masyado magaling sa ganito, guys. Ayan, sa white paper, mamaya titingnan natin yan. Tapos this year, ito ata yung roadmap nila, no? So, pre-production, building game mechanics, and ideas. Developing a marketing campaign. So, nag-i-start na nga sila sa marketing nila. Releasing our website and social media. Whitelisting on Atomic Hub. So, nakita nga natin kanina. So, hindi pa nga lang sila verified, no? Pero, do your own research talaga. So, production. Okay. First artist drop. So ayan, releasing closed beta version of the game. Studio drop, game release. So ito ata yung production pa lang ginagawa. Post production, release ceremonies update. Releasing auction mechanics and award statistics. Releasing new functionalities for the game. Inviting top rated players to participate in discussions of the development of new artists. So ayan, imprint. So ayan, makikita nyo dito, Crypto Cinemas. Ito ata yung ano, yung, so ito ata yung ano, mismong dev, no? Hindi ko mabasa, imprint. So kinlik ko yung imprint, makikita nyo natin ano meron dito. So ito yung kanilang ano, white paper, no? So imprint, eh, limited liability company. So ano yan, Cinemas. Address nila, ito, ayan. Ito yung address. Company directors, Daniel Stemalkov. Ayan, company ID. So, ayan guys, mga ano, not verified pa sila pero sure pa rin. What is Crypto Cinemas? Crypto Cinemas is a NFT-based play-to-earn game on the WAX blockchain. Where are you free to choose in any kind playing environment? Here, players can hire artists and send them to work on a set of the large movie production, manage personal studio, and obtain movie props. So ayan, main goal is the for the players is to earn film or FLM token, no? Tapos artist NFT. So ayan, so players can send artists to acting, casting calls, and ceremonies. So each rarity artist has its special stamina index. So, the more na mataas yung rarities nyo is the more na mataas yung stamina nyo. So, the more na mataas yung rarities nyo is the more na makaka-gain ng mas malaki, no? So, dito nga, ang pinakamababa nila is common. 8 lang yung stamina, no? Pinakamataas naman nila is legendary. Meron 250 stamina. So, makaka-earn ng malaki or makaka-earn ng marami pag mataas ang rarities. So you can use artistic props on their artist to earn more FLM. You can read more props and FLM here. So dito, pick natin. Props are useful in-game NFTs that allows you to earn more FLM per filming. There are 5 different rarities of props. So ayan, meron din silang rarities sa props. Ito yung mga drop chances, no? So ayan, sa legendary is 1% nga lang, mababa masyado. So, sure ball tayo makakamint common tsaka uncommon. Sortehan na lang sa tatlong to. Sa ang use ng prop packs is, ang use ng prop is ano, no? Mas malaki or mas makaka-earn ka ng marami na FLM token. So, ayan. Value in a Crypto Cinemas Metaverse, you can buy and sell FLM on Alcor. Ito yung pwede ka makapag ano, kung saan ka pwede mag buy and sell ng token nila na FLM. FLM is obtained by sending artists and acting to cast and casting call. You can also get FLM as a commission of for owning studio, no. Basahin niyo lang, tsaka jure lang talaga, no. So sa acting, so dito guys, oh, artist rarities. Ayan, uncommon, common, rare, epic, legendary. Acting duration is 2 hours pag common, no. Tapos pag legendary, ang tagal, 12 hours. Stamina consumption, ayan. Tapos dito, reward, makita nyo dito, ang taas ng sa legendary,
Laki ng mga ano na reward sa legendary, no? Mas makakaipon ka ng FLM. So, di ko naman alam kung magkano na FLM ngayon, kung nag-list na rin sila. So, di naman nakalagay dito. So, casting calls, yun na naman. Tapos, common artist on casting call. So, ayan. Meron silang mga entrance fee, no? Tapos, reward. So, merong maraming pagkakitaan dito, guys, no? Casting calls. Tapos, yun nga, acting. Tapos, studio management naman. Once nga, bumili ka ng studio, no? Studio rarity. Meron tayong legendary studio. Ayan. Epic studio, rare studio, at common studio, and uncommon studio. So, ayan. Artist rarities available for acting. Legendary artist lang pwede sa legendary studios. So, once na pag nag-common studio, is lahat, no? So, ayan yung availability, no? So, tokenomics. Tingnan natin sa pitching panel nila. So, yun yung nakita natin pa kanina, yun yung tokenomics nila. So, max supply nila is 50 million lang, no? So, when player withdraw FLM to his or her wallet, small withdrawal tax is charged. The tax percentage is an integer and a dynamic range of 5% to 10%. So, sana kahit 5% lang yung tax kasi masakit yung 10% pag nag-ano. Withdraw ka. Masakit yan. Masakit yung bawas na yan. 10% na yan. All of them will be posted in a white paper announced in a crypto cinema's Discord channel. So, kaya kailangan nyong mag-join sa kanilang Discord, no? At sa mga other nila na social media. So, director's interview, FAQ. So, check nyo na lang yan, guys. Tapos, roadmap. Pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan. Whitelisting on Atomic Hub. Ito. Ongoing na yan. So, medyo delayed yan, no? So, dagdag lang natin info tong artist drop nila. Artist drop sale nila is magkakaroon nga silang artist drop sale na sa November 8, no? 17 UTC. So, meron silang two types of packs. So, meron silang small acting packs portfolio includes non-one artist. So, big acting portfolio is includes non-two artist. So, kung di nyo pa alam or gusto nyo ng other information, click nyo lang to, tong link na to. So, ayan. Tapos, i-save nyo lang yung calendar nyo sa November 8, no? 17 UTC. So, meron tayong wave 1, whitelist wave, ayan, sa mga merong clapper pass holder. So, mauuna kayo ng 17 UTC. Tapos, makakalis kayo ng wax dito, no? So, ayan, yun yung mga information. So, sumunod naman nun sa wave 2, sa mga ano na yun, public na yun, yun yung wave 2. So, 20 minutes ahead ng mga ano, no? Una yung clapper pass holders, tsaka camera pass holders. So, ayan, sa public sale naman is 325 each na yun sa small portfolios. Ang laki na tinipid. So, yun lang naman, guys. Punta lang kayo sa announcement nila, tapos gumawa sila ng trade stage, no? Na channel. So, yun. Tapos, yun lang naman, guys. Imprint, okay na. So, yun lang naman, guys. Always do your own research sa project na to. Invest what you can afford to lose. God bless and thank you for watching.